everyday yung pala, may supporters na po kami. So hanggang ngayon sa anak niya, tuloy-tuloy pa rin yung support ang binibigay namin. Malakas po ang paniniwala namin na ipagtangi po ang Duterte kung talagang pag-asa ng bayan at pag-asa ng bansa. Pag alam kasi nila na malakas ka, magaling yung pamamalakad mo, marami kang supporters, maraming naniniwala sa'yo, hindi ka talaga titigilan. Ganun dito sa bansa natin eh. Hindi ka titigilan nila hanggat di ka bumabagsak. Matitikasan ako sa kanya. Para sa akin ah, matikas siya. Kaya gusto ko talaga siya maging presidente ng bansa natin. Sobrang toxic na yung bansa natin. Marami nang humihingi na kailangan natin ng kamay na bakal. Yung concern nila, yung malasakit na gusto nilang makita na malinis, na maging maayos, magkaroon ng katahimikan yung bansa, na madisiplina ang lahat. Ano bang pipiliin natin? Lag-adi ko yung inosente. Saludo kami sa inyo, Tatay Bicol. Kayo talaga yung pinaka-the best na presidente sa bansang Pilipinas. Yan, isang magandang araw po, ma'am. Ano po itong sarana na movement ko ba? Ang sarana movement ko ay tinatayo na yun. Bilang binubuo po yan ng mga supporter ng Sara Duterte. Yan po yung mga naniniwala, yung malaking paniniwala sa kanya na siya ang magdadala, mag-aahon sa kahirapan at magdadala ng katahimikan dito sa ating bansa. Kasi kami po, dati na po kami, kay Tatay Bicol pa lang, supporters na po kami. So hanggang ngayon sa anak niya, tuloy-tuloy pa rin yung support ang binibigay namin. Kasi malakas po ang paniniwala namin na ikutangi po ang Duterte ang talagang pag-asa ng bayan at pag-asa ng bansa. Kaya kami po ay kahit anong mangyari, die hard, Duterte. Ma'am, ano po ba tayo dito? Supporters o meron po ba tayong katungkulan sa sarana? Ako po yung Vice President, National Vice President, sa kasalukuyan ng Sara. San kong lugar mo? Ano po kami, Caloocan. Ako po ay taga First District ng Caloocan. So ayan ma'am, bilang taga-suporta po kayo ng ating mahal na Vice Presidente. So ano pong masasabi niyo po sa kanyang performance ngayon bilang Defense Secretary at bilang Vice President? Okay naman po siya. Para sa akin po, okay po siya eh. Kahit ano pong iba to sa kanya na kung ano man. Basta yung ginagawa niya po, maniniwala kami, mabuti po yung ginagawa niya. Nasa ayon naman po sa katungkulan niya. Ito naman po sa mga ano ngayon, kasi siyempre, siguro nakikita nyo naman po yun, nasa napakarami pong paninira na ibinabato sa ating mahal na Vice Presidente. Meron pa nga, nagsasabing magbitaw na lang siya bilang Defense Secretary. Ganun po talaga. Kahit sino naman po umupo talaga naman ganun eh. Kahit sino umupo sa bansa natin, kapag ikaw ay kap, kumbaga sa protas, pag ikaw ay hinog, hitik sa bunga, babatulin ka, pupukulin ka. Pag alam kasi nila na malakas ka, magaling yung pamamalakad mo, marami kang supporters, maraming naniniwala sa'yo, hindi ka talaga titigilan. Ganun dito sa bansa natin eh. Hindi ka titigilan nila hanggat di ka bumabagsak. Buti naman ang ating nasuportahan ano talaga siya? Kumbang matigas. Matitikasan ako sa kanya. Para sa akin ah, matigas siya. Kaya gusto pa talaga siya maging presidente ng bansa natin. Ayun. So siguro po nabalitaan niyo na rin po yung pagsasari sa kanya sa sa usapin ng ICC, no? Ano po masasabi niyo po doon, ma'am? Wala yun, ganun lang yun. Kasi lang yun, hindi yun sa mga gawagian eh. Lalabas at lalabas naman yung katotohanan niyan. Saka ICC, hindi naman para sa akin, hindi naman dapat yung ICC makialam dito sa bansa natin. Kasi bansa natin ito eh, parang family lang yan eh. Tama bang makialam sa problema ng isang family, yung kapitbahay mo? Di ba dapat, kung nasa family ka, family lang. Eh bansa ito, bansa lang natin. Kung sino-sino lang yung dito, yun yung makialam. Hindi yung kung sino ibang bansa. Para sa akin yan. Saan masasabi niyo po doon sa mga ibang nagsusulong at meron pa lumabas na survey na marami daw ang mga ibang mga Pinoy na gustong pumasok yung ICC dito at imbestiga ng mga Duterte at iba pang mga dinadawit po dito? Yun nga po na hindi nga po yung dapat na makikialam sila. Kasi labas naman sila sa usapin natin. Bakit yung bang presidente natin pwede makialam sa lugar nila? Di ba hindi? Di ganun din dapat sila dito. Hindi siguro na silang parang makialam. Problema yun ng bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas, mga politiko lang din dapat dito ang tumutuman nun, mag-resolve pa nun.
hindi yung kung sa ibang bansa. Kasi tayo nga, hindi na tayo papayagang makialam sa kanila, di ba? Sino ma, papunta po tayo dun sa ano, kaya Tatay Digong. Ma'am, kasi iwan pala kung napulun niyo po yung ginawang rally sa Davao na nabangkit ni Tatay Digong na meron daw tayong presidente na magamit ng pinagbawal nito. Sa punto na yan, wala kang masasabi tungkol dun kasi sila lang naman din ang nagkakaalaman tungkol sa mga ganyan. Tayo naman ay mga ordinaryong mamamayan. Wala naman tayo masasabi tungkol dyan. Anong masasabi niyo po na sa lahat po ng mga ano na secretary ng ano ng gobyerno ngayon ay nangunguna si VP Inday. Siyempre, dapat lang kasi siya talaga ang karapat-dapat. Dapat talaga siya manguna. Maganda naman ang performance niya. Yung mga sumisira naman talaga sa kanya ay normal nga yun. Katulad ng sinabi ko kanina, wala namang umuupo dito sa bansa na hindi sinisira. Ganun talaga normal. Ito lang, baka mayroon ka pong mensahe man kay VP Inday. Kay VP Inday, ipagpatuloy niyo po yan, magandang adikain niyo. Kayo po ang pag-asa namin. Sana po huwag na kami biguin sa pagkakataon na ito kasi nung nakaraang election po, kayo po yung saan namin tatakbo pero nag-giveaway kayo kay BGM. So, tinanggap namin kasi desisyon niyo po. So, sana ngayon, time naman ngayon susunod na election. Time naman na pagbigyan na kami ng kahilingan ng marami. Ma'am, isa pala kayo sa mga sumigaw ng Indesar presidente para sa 2022. Opo, ayan nga po. Sunod ka pa niyo po. 2022. Okay. Ayan. So, di ba kasi, di ba, yung sa puso, isipan niyo yung sinisigaw niyo na dapat si VP Inday yung tumakbo ng presidente. So, nung nag-giveaway nga siya at naging vice-presidente ni Presidente Marcos ngayon, ano pong naramdaman niyo? Okay lang naman, kasi desisyon niya naman yun. Kung ano naman yung desisyon niya, sinusuportahan namin. Ma'am, kailan po tayo naging ano, naging member or naging taga-suporta ng ating mahal na VP Inday Sara o sa mga Duterte? Simula pa po nang tumakbo si Tatay Digong. Yun po yung start talaga. Kasi sobrang toxic na yung bansa natin. Marami nang humihingi na kailangan natin ng kamay na bakal. So, kasama kami sa humihiling na yun. Ngayon, natupad naman. So, hindi na talaga kami bumitaw kanila na talaga yung suporta na. So, ano po yung nakita niyong katangian ng mga Duterte o ni President Duterte at ni VP Inday na minahal niyo po siya o minahal niyo po sila? Ano, yung concern nila, yung malasakit na gusto nilang makita na malinis, na maging maayos, magkaroon ng katahimikan yung bansa, na madisiplina ang lahat. O ito marami yung kumontra kasi yung mga sinasabi nila na yung mag-drugs. Ano bang pipiliin natin? Drug-addict o yung inosente? Diba maraming biktima yung mga addict na inosente? So, ito meron naman din mga sinasabi nila na biktima lang ng ganun, ano, mas marami pa rin yung namatay na addict na may relasyon sa mga inosente. So, doon na tayo sa part na yun. Mas okay yun. Ma'am, ito. Ano pong masasabi nyo ngayon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos? Kay BBM. Dahil sinuportahan din naman namin siya dahil nga kay Bibi Sara. Okay rin naman ng ibang mga project niya. Kaya lang, siyempre, sa susunod na eleksyon, hindi rin naman siya na makakatunggali ng ating BP. So kaya, nilabas natin sa usapan yun. Ito lang tayo kay Bibi Sara kasi ang pag-uusapan naman natin ay yung susunod na eleksyon. Wala naman si BBM. Si BBM naman ay okay naman para sa akin, sa ngayon. Although hindi naman nga sila magtutunggali. Ay napunta pa doon kay ano po kay Tatay Digong sa 6 na taon niya pong pamumuno bilang presidente ng ating bansa. Para sa inyo po, gaano kaganda yung ano kanyang performance bilang presidente po? Maganda. Lumilinis ng todo. Hindi na ako mag-aano ng isang moderna, pero at sa buong Pilipinas, yung general na yun. Kumahimik talaga. Yung nakakapaglakad ka na sa kalsada, kahit ating gabi na wala akong kinakatakutan. Yung anak ko lumaki yan nung wala pa si Tatay Digong, yung panganay ko, lumaki siya na lagi namin sundo. Lalaki pa siya, lagi kami may takot. Walang bisyo yung anak ko, pero takot kami na mamaya, mahatak sila, mayaya siya, o kaya pinag-tripan ba? Kasi taganap ng droga, madami. Maraming rapes.
Hindi lang naman batang babae ang nire-rape nung panahon. Pati lalaki naman, nire-rape din ng kapwa ba. Diba? Yan na yun. Tapos, yung number one yun. Muna din yung makapag-pwede ka na magdarat kahit ang nire-rape. Safe ka. Yun ang number one. Pangalawa, yung walang nag-aawal. Makikita mo dati, yung magkakitay, nagpapag-ibayat nga, may rayos. Kasi mga naka-drugs, high on drugs. So ngayon, wala na akong nakikita ng ganun. Kami nag-aaway, pero hindi ganun katulad. So ma'am, ano ba kami mensahe ka sa ating mahal, dating mahal na, dating President Rodrigo Roa Duterte? Sa ating dati, kay Tatay Dito, sana nga kung pwede nga lang, hindi sa tumpunti at nanatili siya. Kaso ano talaga yung tao, tatanda siya, saka hindi naman sa permanent na pwedeng maging presidente ng bansa natin. So ngayon, saludo kami sa inyo, Tatay Dito. Kayo talaga yung pinaka-the best presidente sa bansang Pilipinas. Ma'am, last question na lang. Kung sakaling tatakbo ng senator si dating Pangulong Duterte, pabor po ba kayo doon? Pwede naman po. Basta senador na lang naman ako. Maging president na yung anak. Walang problema. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.